Yo, what's going on, guys? Welcome back to Binay Einstein. At today, syempre, may bago naman tayong lesson. Tutuloy natin, guys, yung system development life cycle dun para dun sa mga magte-take ng ICT specialist proficiency examination ng DICT, no? Yung nga pala sa mga magte-take ng civil service exam, no? Good news para sa inyo kasi meron ng exam actually via COMEX, no? So, computerized yung magiging exam dun sa magte-take ng civil service examination ngayong taon na to. So, sa Region 8 lang po ang available. Sa mga nagtatanong sa mga ibang region, like for example, dun sa Region 1, sa ibang region ng Philippines, so, wala pa pong available, no? So, ang Region 8 lang po meron sa ngayon. Pero, syempre, magpo-post na lang ako, guys, kapag may nabalitaan na ako sa ibang region, no? So, yun, guys, let's continue for ICT Specialist Proficiency Examination and Diagnostic Examination, SDLC, or System Development Life Cycle. So, gaya-ganyang inuulit ko sa inyo, guys, na mag-focus kayo sa programming. So, 90% ay lumalabas doon sa exam ay programming, no? So, nag-post na ako sa mga previous video sa mga hindi pa alam. So, tumingin lang kayo sa YouTube channel ko at sa aking Facebook page, Pinoy Einstein Vlog. Sa YouTube channel ko pala is Pinoy Einstein, no? So, check out na lang niyo kung mga hindi pa alam yung ibang lessons sa at nituro ko dati. So, dito, guys, syempre, we're going to talk about System Development Lifecycle Introduction, no? So, dito, guys, wala namang coding dito masyado. Mostly naman kailangan, tandaan nyo lang yung mga lumalabas dito kasi may chance na lumabas ito. So, yung mga meaning, yung mga kasi tungkol ito sa pag-develop or pag-implement ng isang program. Halimbawa, kung may nagpagawa sa'yo, so, yung mga dapat mong gawin na paano mo pagplanuhan yung paggawa ng isang program. So, dito, guys, makikita nyo, guys, ang dapat nyong gawin. So, dito, guys, coverage of this course, syempre, program simulation, number system, data structure, System Development Lifecycle, ang pag-usapan natin ngayon. And next is Object-Oriented Programming, Networking Concept, File Access Methods, and lastly, Database Concept. No? So, pinag-usapan natin, guys, ng Program Simulation, previous videos, and also Number System and Data Structure. No? And today, syempre, pag-usapan natin ito. Ito yung lumalabas doon sa Multiple Choice. No? Pero gaya ng inuulit ko, guys, sa sabi ko sa inyo, guys, 90% is Programming Simulation. No? Paggamit ng array, loops, and if condition, no? So, sa System Development Lifecycle, an effective System Development Lifecycle, SDLC, should result in high-quality system, no? So, syempre, kailangan maganda yung pagkakagawa mo ng program. So, that meets customer expectation. Syempre, kung yung, kung yung sabi niyang, kung yung in-expect niya, ng isang customer, halimbawa isa kung ikaw isang freelancer tapos may lumapit sa iyo na isang customer na gusto magpagawa ng program. Syempre, kailangan kung yung nais niya, yung gusto niya mangyari sa kanyang program, kailangan sundin mo, no? No, yung kung yung minimithi ng isang customer na maging result, maging outcome ng kanyang program. So, kailangan magawa mo to na maayos, no? Reaches a completion within time and cost evaluation. Siyempre, kung for example, kung usapan nyo, so pagdating ng next week, kailangan matapos naman na maaga, or kailangan kung ano yung sabi ng kung ano yung pinag-usapan yung dalawa, yung deal nyo na date kung kailan matatapos, kailangan matupad, no? And siyempre, yung cost, yung gagastusin, kailangan nagbe-base doon sa ginawa mong program, no? Kung yung magiging presyo niya. And works effectively and efficiently in the current plan. Siyempre, kailangan gumagana ng maayos, no? Yung program na ginawa mo. So, si dito, guys, ng System Development Lifecycle, SDLC,
is a conceptual model which includes policies, procedures. So dito guys, no, pag sinabing conceptual, yan yan galing sa sarili mong gawa, sarili mong idea, no? Pwede ka naman mag-research sa internet kung gusto mo. Di man naman yan maiwasan. Example, may mga error, no? Di man maintindihan yung error, siyempre research mo talaga sa internet, sa so Google mostly. Like for example, yung dati, no, nung nag-thesis ako, maraming error sa aking program. So pwede naman na sarilihin mo, ikaw mismo dumiscover ng program, ng error ng program mo. Pero mas maganda may mga additional information ka sa Google or sumasali ka sa mga groups, group page, no? Kumuha ka ng mga ideas sa kanila sa makatulong sa pag-sulbar ng iyong problema. So, ito guys, no? Goals, policies, and procedures. Yan, syempre, pag hagawa ka ng procedure, for example, yung flowchart, ng magiging, gaya ng sinabi, conceptual. So, idea mo yung magiging procedure ng iyong program na gagawin for developing or altering system throughout their life cycle. Sa paggawa or pag, no, edit ng program, no? So, dito guys, no, SDLC is used for by analyst to develop an information system. SDLC includes the following activities, no? Tandaan nyo to guys, na mga lumalabas dito, no? Yeah, yan, requirement. Siyempre, sa paggawa ng program, ano mga gagamitin mo? Siyempre, hindi mo mawala kung gagawa ka ng program, natural. May laptop ka, may desktop ka. Ano ba? No? Depende kung ano ba yung program na ipapagawa sa'yo. So, siyempre, kailangan kung meron siyang printer na gagamitin. So, meron niyang Pistar report, di ba? Magamit niyan. Kailangan preparado ka sa mga requirements. And prepared yung mga gagamitin mong IDE or Integrated Development Environment. Ibig sabihin, Visual Studio, syempre. Or kung website na gagamitin mo, so kailangan prepared ka, no, sa mga requirements. And design, so magiging ano magiging itsura o ano magiging function ng program na gagawin mo. So ano bang mga content niya, no, na pwede niyang makatulong sa customer. Magiging design niya, syempre diyan na yung flowchart niyan, yung procedure na magiging program. So, syempre guys, implementation. How will you go decide or plan your program, no? So, pagplanuhan na maayos, pagdesisyon naman na maayos, yung magiging itsura ng kanyang program or magiging pagplanuhan mo yung gusto ng isang customer, no? Yung magiging, kung pwede mo siyang gawing advance or pwede naman na kunin yung talagang specific problem niya, yun ang gawin mo, no? So next is testing. Siyempre, pag nagawa mo na, iti-test mo siya. Natural, no? Kasi kung hindi mo iti-test, tapos i-install mo agad sa customer sa kanyang laptop, tapos may error pala, no? Baka napagalita ka lang. Siyempre, i-test mo muna ano yung mga possible na pwede mangyari. Ang lahat ng forms, or gagawa ka ng WPF, no? Na isang program or Windows form. So, lahat ng forms, no? I-check mo lahat kung may error ba siya or dapat bang gamitin yon or hindi. No? I-test mo siya, no? Very important yan. Bago mo siya i-deploy, no? Doon sa laptop or sa man ng program device na ilalagay. Yan, syempre, deployment, no? So, the deployment, siyempre, check mo muna yung kanyang laptop niya. Baka hindi compatible. Siyempre, may mga hinahanap yan eh. Like for example, yung gumawa kami ng program, hinahanapan kami ng runtime crystal report, runtime. Ano ba yun? C++ redistribution, redistributable, no? Naghahanap naman ganyang klaseng program bago mo install yung program. So, kailangan prepared ka sa mga ganyan. Siyempre, kahit nagawa mo matapos, pag-install mo na agad-agad. Siyempre, may mga requirements yan, kumbaga sa games, no? May mga system requirements, no? Baka yung program mo pang, baka pang Windows 10, tapos in-install mo siya sa Windows 7, no? Error na.
May mga ano yan, guys, no? Requirements, tandaan nyo yan, no? Operations. So how will you going to no, propose that program to your customer, no? Siyempre kailangan na pakita mo sa kanya yung magiging itsura, operation, magiging outcome ng program. So ipakita mo yung kanyang kanyang itsura, kanyang functions, no? No, para mabili niya talaga sa iyo. So mas maganda show him. Pakita mo yung ginawa mo sa kanya, no? And introduce mo siya yung program na ginawa mo sa customer. So maintenance, syempre. Dito in case na magka-error siya, like for example kung in-install mo na sa dun sa customer ang maintenance, no? Maayos mo kanyang error kung naman meron man siya, karoon man siya. So you have to di porket na na-install mo na sa kanyang laptop, ayos na, pabayaan mo na. Siyempre, paano kung ano, someday, no, magpagawa siya ulit sa'yo ng program, kayo since nagkaroon ng error, pinabayaan mo, no, hindi na siya bumalik sa'yo. So, kailangan, maganda ang servisyo mo. Kung may magka-error man, ayusin mo yung kung yung error doon sa program na binenta mo sa kanya. Para, siyempre, na sa the next future, bumalik siya sa'yo, no. Naging ano siya, naging suki na. Naging suki mo na siya, no? Balik na siya, balik. Or baka may recommend pa siya, no? Kaya may makikilala siya ng mga ibang gusto magpagawa. So, isa sa i-recommend kanya na dito ka lang paggawa sa taong ito kasi maganda yung servisyo, di ba? So, phases of SDLC. So, System Development License Lifecycle is systematic approach, no? Sabihin, sunod-sunod. Which explicitly or directly breaks down the work into phases. So, yung trabaho ng isang tao na mapabilis mo yung proseso niya, no? Na maging stage by stage procedure na mas mapabilis yung trabaho, no? That are required to implement either new or modified implementation. But modified, I mean, altering, no? Pwede siya ma-edit or so it's either new or modified information system is being makabago siya or yung editable or altering kind of program, no? Yan. So dito guys, planning, obtain, no? Approval per project, initiate, no? Assess feasibility, plan, schedule. So tandaan niyo to guys, no? Kasi may chance na mabas to. So dito guys, kailangan siyempre approval from your customer na yun, gagawin mo kung sa kailan mo gagawin, ano bang dapat mong gawin, mag-initiate or mag-ano ka na. So, think twice, no? No? And then, kung yung napag-decision mo na combine mo na lahat ng mga dapat mong gawin, so yun na yung gagawin mo. Access visibility. So, dito guys, so, no? Access feasibility, so make a proposal, plan, schedule, syempre. So mag-ano ka, decision making sa magiging outcome ng program mo, no? Analysis, understand the business needs and processing needs. So kailangan maintindihan mo, ano ba yung kinakailangan na dapat gawin, no? Doon sa pinapagawa niyang program, ano ba yung kailangan ng isang customer? Yung specific na area ng problema ng isang company na dapat na masusolbar ng isang program, no? So design, define solution system based on requirements and analysis decision. So, gawa ka ng solution based doon sa problema ng isang customer, no? Gawa ka ng solution. So conceptual, no? Gaya ng sinabi kanina, sa sarili mong idea, no, sa magiging outcome ng program mo. Implementation, construct, test, train user, install new system. So dito guys, construct, no, pagbuo, pagtest, train users, no. Gawa ka ng mga account. E, basta paggawa ko yung program mo, kailangan ng mga users na i-test mo siya, no. Install new system, syempre. Kailangan yung program mo bago.
What if kasi install mo siya sa mas mataas na system or operating system, kaya you have to install it, you have to make it some new. Kailangan updated ka rin dapat sa mga bago ngayon, no? So next is maintenance, keep system healthy and improve, syempre. Make sure mo na ang program mo ay walang error, no? And syempre kailangan mas maganda improvement din kasi baka someday kasi may bago na problema. So pwede mo naman improve or edit yung program na ginawa mo. So kailangan rin ng improvement, guys, no? So feasibility study or planning, yan, syempre. Define the problem and scope existing. So dito guys, no? Intindihin mo kung ano yung problema, no? Ng iyong program or system. Ang iyong kasalukuyang ginawa, yung ginawa. Kasalukuyan na meron sa iyo na program, no? Na ginawa mo. So overview the new system and determine its object. So mag-ano ka, guys, gaya ng sinabi kanina, huwag masyadong sarilihin or pwede ka naman mag-research sa internet sa mga bagong system, no? Saka yung mga bagong system na na-discover mo, determine mo or discoverin mo yung kanyang ang nagagawa niya, no? Next is confirm project feasibility. So dito guys, confirm mo, no? Kumbaga alamin mo yung possible na maging outcome niya, and then make a plan, produce the project schedule kung kailan mo siya gagawin. May vacant time ka, o baka kasi may mga gagawin ka pa, so maglaan ka ng time, no, na magawa isang project. So dito guys, during this phase, threats, no, yung warning, constraints, yung limitation, integration or security of system are also considered. Yan, tandaan nyo to guys, kasi i-check nyo guys yung kanyang limitation ng program, ang kanyang threats. Kailangan alam mo na kapag in-install mo yung program, baka hindi siya baka ma-detect ng isang antivirus na hindi niya ma-accept. So you have to consider siyempre yung security. Pag in-install ba to sa kanyang laptop, yung device niya, wala bang maapektuhan ng files or safe ba tong program na install sa kanyang system, no? Feasibility report for the entire project is created at the end of the phase. Siyempre kailangan ipakita mo yung na maging honest ka, no? So sa program na gagawin mo, kung ano yung maging itsura niya, maging outcome, no? Mas maganda sabihin mo sa iyong customer na halimbawa, for example, ito dapat din niya dapat gawin o dapat niyang gawin doon sa program kapag once na in-install siya sa kanyang system, no? So dito guys, no? So dito guys, ang last natin. So next naman is, no? Next tutorial natin is ito, pagtutuloy natin sa part 2 naman ng system development life cycle. And hopefully na may natutunan kayo ngayon, guys. See you on my next video, guys. God bless.